Tatlong araw pa lang nakasambahay ni Ruby Castro si alias Nessa. Sa CCTV nakuha sa bahay ni Ruby sa General Trias, Cavite noong Linggo, nakitang may hawak na tela si alias Nessa na itinakip niya sa CCTV. Napansin ni Ruby na may telang nakatakip sa CCTV kaya inalis niya ito. Pero tinakpan uli ni alias Nessa ang kamera. Kasunod niyan, may maririnig ng sumisigaw at tahol ng aso. Natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay si Ruby Kalaunan. Batay sa autopsy, pinatay sa sakal ang biktima. Inaresto si alias Nessa at ang manliligaw niyang si alias Dondon. Ayon sa pulisya, pagnanakaw ang motibo sa pagpatay kay Ruby. Tatlo po sila na nagplano. Tinarget po talaga. They have planned it. It is premeditated. Nasa kusina ako. Nakita ko na inano na si Madam. Sinahal ng panyo. Apo. Ni Dondon. Apo. Hindi na ako lumapit kasi naawa na po kay Madam. Sasabing ko na na ang totoo. Pero hindi po ako pumatay kay Madam. Si Dondon po. Siya po ang nag-abot sa akin ng panyo. Sa po. Pero ikaw mo sumakal? Dalawa po kami. Nag-ila po kami sa isang panyo po. Sabi, pag nakuha daw po itong magsasama daw po siya sa akin. Nang unang magbigay ng statement sa pulisya, itinuro ni alias Nessa bilang mastermind ang matalik na kaibigan ng biktima. Wala po akong kinalaman kasi wala naman po doon. Kaya nga nagtaka ako bakit dinamay nila ako. Pero sa panayam ng GMA Integrated News, iba na ang itinuro ni Nessa. May pinatay po kami. Dalawa po kami. So yung talaga yung mastermind, yung isa pa pong katulong. So yung sinabi ko na yung isa, so dinamay ko lang po yun, yung Bik-Bik. Ituturo ko daw po si Bik-Bik kasi siya yung kaibigan. Kaibigan niya yun. Idea yung sa CCTV tatakpan. Siya din po. So yung babaeng narinig niyo po na bali-bali, trip po kami. Nagpunta sa pulisya ang isa pang kasambahay para magbigay ng statement sa pulisya bilang witness. Wala po akong sinabi sa kanila, sir. Malinis ang konsensya ko, sir. Hindi ko kaya patayin si Ma'am Ruby. Nang pagharapin sa piskalya mga suspect at kaanak ng biktima, kumambyo na naman si alias Nessa. Siya nga talaga po, sir. Sila. Tingin ang anak ng biktima, sangkot ang best friend ng kanyang ina sa krimen. Araw-araw niya po kasama at alam niya po lahat ng kilos ng nanay ko, tsaka mga lakad po, dahil sa pera po. Sana mapatawad nila po ako, na bringwas lang po ako eh. Kasi po, sabi po kasi nila, hati-hati kami para maibigyan ko doon ng pera mga anak ko. Magbagong buhay. Hindi po katanggap-tanggap namin na. Umami na kayo. At para malutas ng kaso, matahimik na rin yung buhay ng kapatid ko. Na-inquest na ang tatlong suspect na nahaharap sa reklamong robbery with homicide. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.